Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Angat ko po at ng Pisot, Pinoy Soldier of Fortune, ang inyong kaligtasan sa patuloy na paglaganap ng COVID-19 na ito. Guys, tatalakayin ko po sa inyo ang karagdagang kaalaman at elemento na maaaring makatulong sa ating mga bagong gagawa, Pinoy, na naglalayong mga ibang bansa na makakabilang sa ating listahan ng mga bagong biyani sa bagong henerasyon. Ang mga impormasyon pong ito ay batay sa aking karanasan nung ako po ay nagsisimula pa lang mag-apply dito po sa bansang aking kinaroroonan ngayon. Guys, ano nga po ba mga karagdagang kalamang ito? Ito po ang mga karagdagang kalaman. Ano ang mga dapat pagandaan ng mga bagong aplikante? Guys, sa bagong henerasyon po, meron po tayong online interview sa pamamagitan po ng bagong teknolohiya katulad po ng Skype o ibang software application na ginagamit po ng employer sa kanilang pag-interview. So after negotiation po sa employer, ang employer po ay magbabato sa atin ng job offer. So yun po yung pangalawa na importante. Babato po ang ng job offer ang employer at kailangan po ninyong interviewin batay po sa inyong kakayanan. Yan po ang importante at ika nga po ay basis natin. Kailangan po ay marami tayong alam gawin at buo po ating loob sa pag-apply na to. Ano po yung pangatlo? Mag-report sa agency para sa draft contract at medical para sa stamping ng visa at iba pang mga dapat gawin. So yun po ang pangatlo. Kailangan po natin mag-report sa agency dahil ang agency po mismo ang mag-guide sa inyo kung ano po ang dapat gawin. So ano po ba yung pang-apat? Ang agency ay magbibigay ng referral para sa medical at dapat ito ay autorisadong clinic. Kapag ikaw ay fit to work, maaaring tumuloy sa visa stamping or di kaya naman ay kailangan i-fix ang dapat ayusin sa iyong katawan batay sa komento ng resulta ng medical. Napaka-importante po niyan na mga kabayan at sa ating mga bagong mga manggagawa. Kailangan po talaga ay fitur po tayo dahil pagdating po natin dito, tulad po ng sinabi ko ng mga nakaraang video, na i-fix po na natin ang mga kailangan gawin sa ating katawan bago po tayo pumunta dito. Dahil pagpunta po natin dito, ay mayroon pa pong second na medical para po sa resident permit. So, importante po yun. Ano po ba yung panlima? Ang panlima po ay, at ang susunod ay ang orientation ng PDOS or pre-departure orientation seminar para sa kaukulang information tungkol sa bansang pupuntahan mo. Guys, tinalaki ko po ito nung nakaraang video. Napaka-importante po ng parte ng PDOS sa mga bago nating manggagawa. Sila po ang bibigay sa inyo ng informasyon kung ano po yung mga bawal sa bansa ninyong pupuntahan at kung ano po yung mga batas nilang dapat sundin. Okay? Ito pa po, mga kailangang dokumento na dapat ihanda ng mga bagong aplikante. Una, ano po ba yung mga dapat nating ihanda sa ating pag-apply? Una-una po yung update CV or resume. Kailangan po updated po yan dahil yan po ang basis ng mga employer sa inyo. Okay? Pangalawa po ay Certificate of Employment. So, kailangan po talaga yan dahil dyan po ang basis rin ng employer. Ano pa po? Passport copy. So, yan. Napaka-mandatory po ito. MBI at PIOS o Pre-Employment Orientation Seminar. Maglagin po tayo sa www.peos.gov.ph. Makikita po ninyo ito dito po sa baba ng aking video. Nakikita po ninyo yan. At ang pang-ani po ay e-registration or maglagin po kayo sa www.eservice.poea.gov.ph. Makikita rin po ninyo to sa listahan sa baba para po mas mainam po ninyong makuha yung informasyon. Okay po. So ano pa po yung iba? Papito po ay 2x2 ID picture or depends po sa agency ang inyong pupuntahan. Sila po ang mag-guide sa inyo kung ano po yung mga kailangan po at sa mga sizes ng picture na kailangan ibigay ninyo.
At doon po naman po sa mga ex-abroad, guys, napaka-importante po nito. Kung kayo po ay mag-i-exit or naka-exit na po, kailangan po ninyong ibigay sa kanila ang copy of stamp entry and exit sa passport po. At ang exit clearance. May inam po yan para po kaya po ay pagpunta niyo sa bansa niyo pupuntahan at meron kayong nagkaroon ng konting problema, makikita po sa system yan. Kaya kailangan po, clear po kayo bago umalis isang bansa. Ingatan po ninyo ang inyong sarili. Dahil minsan po, naka-experience po ko dito, ibang lahi po, na kasabi ko po sa aeroplano yon. Then, nung lupag namin sa Bahrain, punta kami sa immigration, check. Ibigay po niya yung passport niya. Then, nakita po doon sa system na mayroon po siyang problema nung siya ay naroon pa po. So yun, kita po. So pinabalik po sila sa bansa nila. Pinanggaling nga. So ingat po tayo sa mga ganong kaso. Guys, muli po. Hanggang sa muli ay ating tatalakayin ang iba pang mga impormasyon pati sa aking karanasan, sa aking pagsisimula at sa aking pamamalagi dito sa Gitnong Silangan. Muli po, kita-kits po tayo sa susunod kong video. At salamat muli sa inyong panonood at angat ko po ang inyong kaligtasan dito po sa Pisok ay lagi pong pinagdarasal na nawa po ay matapos na po problemang ito at bumalik na po sa normal na sitwasyon ng ating bansa at ang buong mundo po. Guys, muli po, paalam at kita-kita po tayo muli sa susunod kong video. Away po. Guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, paki-click lang po ng subscribe button at bell button sa baba po ng video nito para maging updated po kayo at ma-notify po kayo sa susunod ko pong video. Guys, maraming salamat po sa inyong panonood at paalam po muli.